Makanya. Annyeonghaseyo, Irubun. Welcome to my channel. And guys, interviewin natin ang isang EPS dito guys. Para dagdag inspirasyon sa mga gustong mag-Korea. Bago yan guys, ay i-shoutout muna natin itong si... Ano ba? Asa na yun? Shoutout kay... Binsmoke94. Bagong subscriber. Salamat sa pag-subscribe, idol. At saka sana isuportahan mo ang channel na to. Ayan. Binsmoke94. Binsmoke Sanji. And guys, welcome natin si Sir. Johnny. Johnny. Nice. Johnny. Mura buhat. Galing. Saan nga siya, pre? Sa... Tukuran, Sambuanga. Ah, Sambuanga, Sambuanga. First... Pero sa ngayon, nakatira ako sa Cebu. Cebu, ah, Cebu ka na pre, no? Nandun wife mo, ano? Doon ka lang sa ano, kapamilya mo. Oh, doon lang. Doon lang naka... Ito yung view nila, guys, dito sa company nila, guys. Oh. Pumunta tayo dito, guys, dahil pumasyal tayo at nagkataon naman na may birthday. Nakiki-birthday. Nakiki-birthday na. Hindi sinasadya, pero dalawang beses nang nakapag-dalo ng birthday ng isang EPS. So, yan, Sir Johnny, ano yung gustong inspirational na message gusto mong i-ano sa mga gustong pumunta dito sa mga aspirant pa lang? Sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa Korea, kung plano nyo talaga na magbago yung buhay nyo, i-porsige nyo lang talaga na ma-achieve talaga yung goals niyo. Kasi pag nandito na kayo sa Korea, hindi naman ibig sabihin na pag nandito ka na sa Korea, maganda na yung buhay mo. Oo, kasi trabaho naman lahat dito, no? Oh, dito, ang kasiyahan dito, sir, ano lang din, kunti lang din yung walang pasok, halos lahat, buong linggo, trabaho lahat. So, paulit-ulit lang yun, trabaho, umaga hanggang gabi, no? Pero sa ano, sir, sa mga opportunity, halimbawa sa pera na kinita mo, malaking tulong sa pamilya, di ba, sir? Anong masasabi mo dyan? Oo. For example, kayong mga nagplano na pumunta dito, kung magkatao na katulad sa amin, medyo maganda-ganda yung company namin. Oo, maganda. May pa-bonus. Tapos may bonus kami. Libre. 500,000 every month. Pag, ano yun? Pag natapos mo na yung ano nga ba yun? Yung provision. Yung 500 pre sa ano sa convert to peso, ano yan? 20,000, no? Bonus. 20,000 pesos. 20,000 na yun. Pesos yan. Bonus. Oh. Bonus lang yan. Bonus lang. Hindi yan kasali yung pinag-trabuhan mo. Yan. So, ang ganda ng opportunity dito sa Korea. Yung gusto kasi, ang tayo, gusto natin mag-abroad para mabago yung buhay natin, para makatulong tayo sa pamilya at saka yung mga pangarap natin matupad. So, gaya ngayon, nag-usap kami ni Sir Johnny para sa mga plano niya pag-uwi. So, ang napag-usapan namin ay gustong ano niya is, ano yung gustong ano mo nga sir, yung business, ano ba yung farming? Oo, mas maganda rin kasi yung farming. Kasi, pero bago ang lahat, gusto ko muna lang sabihin sa inyo mga EPS aspirant. Aspirant na gustong pumunta dito, magpursige talaga kayo. Kasi pag dito, nagsipag. Kasi, isa pa, pag nagpursige ka talaga, pwede talagang mabago yung buhay mo dito. Pati yung kapitbahay o kamag-anak, pati rin sila na din. Kasama ng mabago, si utang. Kasi sila, PS, yung mga, dati yung mga kaaway, pag nalaman niya na nasa Korea ka na, kumikita ka ng malaki, ano na yan? Sila yung mag-unang magsasubscribe sa'yo sa Facebook mo, sa ano, sila pang unang mag-comment, congrats, mag-ingat ka dyan. Yan guys, ang naiba. Yung dating hindi ka pinapansin na baliwala ka lang, mag-print request na yan, sa'yo. Pag nandito ka na, wala na. Kasi, biruin nyo naman. Sino ba naman yung hindi gusto ng 100,000 yung... Sahod. Sa isang buwan. Pag, sa Pinas ka pa, iniisip mo na, ano kaya ang feeling, no, pag ganito, no, na... yung sahod mo, mga ganito, ganyan.
100,000 mga ganyan. Wow. Grabe naman ang laki. Dito nagkatotoo na, nagkatotoo na. Ako sasabihin ko sa iyo, Sir Juan, ha. Nagtrabaho ako first employment ko kasi nag-graduate ako ng automotive technology. So, napunta ako sa mga motor na company. So, nagtrabaho ako bilang isang mechanic na motorcycle. Unang sahod ko, 150, isang araw. Way back 2007. Tapos, 10 years ako nagtrabaho bilang isang motorcycle mechanic. Huminto ako 2017 sa yung company na. Hindi na po nag-mechanico sa company. Nag-freelance ako. Ang huling nasahod ko is 317, isang araw. Pero, yun nga, dahil yun, sa 10 years na pagtatrabaho ko, parang naisip ko na parang walang kapupuntahan yung pagtatrabaho ko local doon sa atin sa Pilipinas. Ba? Dahil yun lang, basic yung minimum doon, hanggang kain lang, utang pa, may utang ka pa, bayad lang sa utang, ganun lang pa, ulit-ulit sa isang taon, ganun ulit. So 10 years ako, na-realize ko, gusto kong mag-freelance dahil mas maganda yung kitaan. Kaya lang, nung nag-freelance, hindi din ganun kaganda yung naging output. Medyo paano kasi on-off yung malaking ang kita pero hindi naman parating malaki. Tapos ngayon na naisip ko nga mag-abroad na lang, na try kong ano yung ano ko sa abroad. So first month na sahod ko doon ako naka first month ko na sahod is ano. Pero yun mo pre, ito yung sasabihin ko sa kanila. Sa mga gustong mag-apply pa Korea, ito yung kunan nyo ng inspiration na unang dating namin dito. Unang dating pa lang namin with sahod na kami, di pa kami nag-uumpisa niyan magtrabaho, ha. Ito ha, di pa kami nag-uumpisa magtrabaho. Nasa training center pa lang kami. Oo, sinaura na. Oo. Tapos nung pagdating namin dito, di pa kami pinapasok. Mga one week, no? 1 week. Pero may sahod na. May sahod na kami noon. May sahod. Tapos ang unang sahod mo magkano? Hindi pa. Yung unang natanggap mo na sahod magkano nga? Magkano? 1 million may 1 million, so mga around 50,000 ba yun? 40,000 may 40? Oo nga. Sa ako, pag unang sahod ko, mga nakapagtrabaho lang ako mga 8 days, siguro 9 days, so umabot ng 28,000. So, doon lang ako nakahawak ng 28,000 na sa akin talaga na buo na sahod. Dahil sa Pinas, yung first employment ko pala, first ano ko, trabaho, na 150 ang sahod. Parang ano lang yun, 5,000 a month. Sa Pinas. Tapos yung huling sahod ko naman, parang ano lang, 8,000 a month. Yung 317, 8,000 mahigit. Pero dito, 9 days lang, sumahod ako ng 28,000. Hindi, kung di ako nagkakamali, kung tatanungin ko sila by year, parang, ano yata eh? Puti. Mga 7 days lang yata ako, yung trabaho. Ako, 7 days lang yata. Tapos, ano yun? Ayun, 7 days. Pero may, mayroon kasi kayong hindi pinasukan na, pinasahuran kayo, kaya, mabot ng mahigit billion. So, 40,000. Kung hindi ako nagkakamali. Mga 40 plus. Kung hindi ako nagkakamali, mga 40, 48. Nasabi ko nga sa sarili ko. So, ngayon, sa ilang buwan ka na dito, sir? Ilang buwan ka na sa Korea? Mga 6 months na ba? Dahil, 7 months, dahil ano tayo nun? Mag 7 months, dahil sabay naman tayong pumunta dito. Ano yung pinakamalaking sahod na nasahod mo sa buong 7 months na yun, di ba? May kanya, iba-iba kasi, may OT, may wala. Sa yung pinakamalaki 100 plus, no? Sa mga 100, mga nando, papasok yun sa mga 1.3 ba yun, mahigit na sahod? Ay, hindi. Na won? Hindi, 2. Mahigit. Ay, 2.3. Oo, mga ganyan. Tapos, di pa kasali yung sa bonus namin. So, mabot 2.5. 2.8. Ah, 2.8. 2.8 o 2.9. So, nasa mga 120 ba yun? 120. Oo, mga ganyan siguro. 120. Ayan, mga bagong ka-IPS, mga aspirant natin. 120. Biruin nyo, 120,000. Ilang buwan yung pag... kung magnegosyo kayo sa Pinas, ilang buwan yung... Pag malakihan na negosyante ka doon sa Pinas, madali. Madali. Pero yung mga ano lang din ba, mga yung maliliit lang mga negosyante, mga ganyan. Oh, mahirap kitain niyan, lalo na yung ano lang yung bibinta ka lang ng ano at kumorde kaya isang ordinaryo na empleyado ka lang diyan sa. Ayo, kung katulad ng diyan kasi ang problema kasi sa atin diyan sa Pinas. Napakahirap ng trabaho, tapos maliit ang sahod, maliit. Napakaliit din ang sweldo. Yung ano pre, yung 120 mo, sinabi mo 120. Kung sa Pinas ka, siguro ang mga minimum ngayon nasa mga 400 mahigit.
O kahit 500, sabihin natin 500. 500, so, eh, mga isang taon. Isang taon mo yung pagtatrabahoan. Sa isang buwan, mga ano doon, mga 12,000. No? Tapos may kaltas pa, oh. is pag-ibig, PhilHealth. So, nasa 10K ka lang. Oh, 10K. So, 10K. Isang taon mo yung pagtatrabahoan. Yung 120,000, mga kahit 10 months. 10 months, no? Pero dito, isang buwan lang, no? Ayan, no? Isang taon ka magtatrabaho dyan sa Pinas, dito sa amin, isang buwan lang. Yan. Isang buwan. Tapos, ang ano mo lang dito is, mag-adjust ka lang sa trabaho, no? Anong unang mga naranasan mo na yung mga like homesick ba na nade-depress ka ba minsan medyo hindi yung parang gusto mang hindi naman kasi medyo marami naman kasi kami dito. Enjoy naman dito sa inyo. Oh, pero yeah. Minsan naisip mo rin na parang ano nakakalungkot, no? Pero pang naano mo na no, ma-adjust ka lang naman, no? Tas may sa mga akin, sa akin kasi nasanay na rin ako na kasi palipat-lipat ka din dati sa ano. Sanay na rin ako sa na malayo sa pamilya kaya ganun. So baliwalan para na. Ano naman sir, ma-inspire natin yung mga bagong gustong magpunta. So sa mga plano mo, halimbawa pag naka ano ka nang naka-uwi ka na mga matapos mo yung kontrata mga so mga plano ano yung gusto mong gawin? Magnegosyo o mas maganda talaga magnegosyo kasi pag dito hanggang pag nagtatrabaho ka lang dito. Hindi rin masaya o natatabot. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. Isa pa na sasabihin ko sa inyo. Akala nyo lang madali lang ang magtrabaho sa ibang bansa. Yan nga yung gusto kong ano sa kanina na tinanong kita kung ano yung mga maranasan mo. Dito kasi pag nakita nila di lang puro sahod lang yung ano iisipin mo rin. May trabaho din. Mahirap. Minsan kasi yung rotation kasi dapat mag-adjust ka sa trabaho mo kasi yung rotation kasi ng buhay natin mga OFW is ulit lang trabaho tulog kain tulog. Yung sa amin wala nang ibang minsan wala ka ng time sa ano sarili mo kaya nga minsan di na ako nag-uuti kasi parang naisip na mapagod ka tas ay nako nakakapagod kasi yung katawan mo dapat malusog ka rin pag uwi mo ng Pinas para magawa mo pa yung gusto mong gawin. Kasi pag binugbog mo ng binugbog yung katawan mo dito sa Korea, pag uwi mo, parang magkakasak. Pero isa din naman kasi na maganda dito sa ano. Isa naman kasi na maganda dito. Dapat marunong ka talaga humandil. Mao. Kasi kahit ano, kahit gano'ng kalaki yung sahod, pag waldas ka naman. Waldas ka naman. Wala ka talagang mahasin. Kasi may nakilala akong mga EPS, no? Mga sincere na sila. Ang company nila hindi nagpapa... Hindi nagpapa-OT, tapos wala ding bonus. Basic lang sila, no? 2015 yata sila dumating. Ang basic nun ay ano pa, 1.5. So, 1.5 lang talaga sila, 1.4. Pero, yung isang EPS dun, may bahay na dalawa. Yung isa, nakabali ng lupa na dalawang lupa. So, hindi natin pwedeng sabihin na malaki ang sod, 3M, ganun. Pero, wala kang pundar din. Wala rin puntahan pag wala kang napundar, di ba? Lalo ka lang magtatagal dito sa Korea, malamang magtitiinti ka pa dahil wala ka pang nabili. Pag naisip mo kasi, naku, uubos ang kontrata ko tapos na, pero pag uwi mo, wala pala akong napundar na lupa or bahay or properties, no? Hindi naman kasi. Dapat kahit akin, basic lang, may ipon ka. Para sa akin naman, dapat yung unahin mo talaga na, ano, yung kayang magbigay sa iyo ng ano pera investment talaga matuto kayo mag-invest ng kahit anong klase ng investment basta di lang yung high risk o depende naman kasi sa inyo yan savings pwede lupa bili ka ng lupa pwede kang bumili ng lupa magkolekta ka ng guys sa pag-uwi mo doon pwede mo nang inintang lupa pera din may tubo pa. Hindi rin naman kasi madaling ma-liquidate yung yung lupa pag ibininta mo agad kasi di naman lahat ng mga tao ay kayang bumili agad ng ganun. Pero at this, at the long term, pwede siyang kumita ng malaki. Pwede kasi, mo rin ibinta, tutubo ka sa lupa. Kasi pag dito kay sa Korea, lahat ng mga, limbawa yung sa Pinas, pwede mo nabibili yung mga sapatos o mga dito kahit ilang, kaya lang, kahit ilang piraso kaya lang dito kay sa Korea yung iba nagpunta dito tas ang daming binibili
Yung kasi mga ganyan. Kayong, ang isang ipapayo ko sa inyo, huwag kayong maging mahilig sa... Mga branded, mga branded. Oh. Tapos yung mga cellphone, bagong yan, labas. Oh, yan talaga. iPhone 14, bibilin mo, 80,000. Ay, naku. Tapos, na, tapos, 80,000. Aanin ko naman yan. Pagdating ng panahon. Next year, may bago na naman na lalabas. So, yung cellphone mo na binili mo ng 80,000, next year, ang halaga nun, parang nasa 15 na lang dahil may labawag labas. Pag 2 years na, yung 80,000 na binili mo na cellphone, maging 30 na lang yun. Tapos, 3 years, ano, wala nang bibili. Wala na? Oh, hindi na bibili dahil kaya, luma na luma. Lang bumili. Doon ka lang bumili. Hindi kasi. Pag kasi, ang dito kasi, ang nangyayari sa iba, nangyayari anong latest na mga like sapatos, mga ano, libro, no? Bili din? Hindi. Ang nangyayari kasi sa atin, mga... Dahil malaking pera ang kasi kinikita. Marami yung pera natin. Ah, kinikita. Malaking malaki kinikita. Yung kinikita natin. Tas, bili lang ng bili. O, tapos sabihin pa na, ah, matagal pa tayo dito sa Korea, malaki matagal pa. Tayo. Hindi natin alam na, hindi natin papangarapin, baka magkaroon tayo ng aberya sa katawan. Yan. Wala kang sahod yan pag nagkasakit ka, oh. Tapos, dito sa amin, meron. Depende rin sa company. Kasi yung sa amin, wala eh. Tapos, kung ma-stagnan ka ng 1 month, wala kang kita. Wala na yon. Tapos, yung savings mo, maubos pa dahil wala kang nakita. Halimbawa, yung nagsara yung company, di babayaran ka naman. Nga, pero pag nagbakante ka ng ilang buwan, halimbawa, 3 buwan, hindi ka pa nakagtrabaho, ubos yung ipon mo doon sa, tapos wala ka pang sahod noon. Kaya, dapat, ano ka talaga, dahil hindi dapat pwedeng... Dapat marunong talagang humawa. Ang ano din dito kasi sa Korea, kahit ano ka, ano yung company, may times na malugi din na magsara. Tapos makalipat ka. Halimbawa, matagal kang makalipat, tapos yung nalipatan mo, hindi ganun kaganda. Ubos yung savings mo naman, di ba? Yun yung mga ano. Dapat, unahin mo na yung savings bago luho. Kasi ang luho, kasi, ano, kasi palagi lang yan nandyan, no? Isa din sa problema natin mga ano OFW, huwag nating ipadala halos lahat kinikita natin. Kasi pag once na ginawa nyo yan, mark my word, pag umuwi kayo ng Pinas, wala rin kayong maiipon. Wala din kayong makikita. Resibo lang. Resibo. Resibo lang yung ano. Para lang, minsan kasi iniisip natin, ang laki ng pera pero ang dali lang din gastusin. Dapat yung iba, nag-iipon ng sapatos. Yung no? Mga, kayo, mga gusto nyo pumunta dito, sasabihin nyo, paano kaya gagastusin nyo mga ganyan kalaking pera, no? Sobrang laki ganyan, na. Ganyan, wow, guwapi. Pero pag nagpadala ka, madaling ubos. Tingnan natin pag di mo inano yung pera mo, maglalaho ng parambula yan. Kasi para katulad sa akin, may utang ako sa Pinas. Unang padala ko, 30,000. Tapos sa pangalawa, parang 25. Madali lang kasi bigay mo sa mga kamag-anak mo, kung pakunti-kunti, yung bigyan mo sila ng kahit tagtago 1.5, 2.5, tapos bayad ka sa utang, tapos may mga project pa na, limbawa, mapagawa yung bahay. Madali lang. Oh. Kaya kailangan control sa paggamit ng pera. Control talaga. Ang isa kasi dyan na problema, huwag kayong bigay ng yung lahat ng ano. Diyan nga yung sinasabi ni sir na yung mga di nyo kakilala pag nandito na kayo sa Korea, kilala. Magiging kilala na tapos kayo. Tapos yung mga galit sa'yo. Yung mga galit sa'yo. Yung mga kamag-anak nyo. Lalo na maingit. Yung mga kamag-anak nyo na lalo na maingit. Di nyo pa close. Magiging close na yan sa inyo. Tapos yung mga kabatsmate na mag-print request sa'yo. Tapos... Hihingi na yun ng mga balato. Ikaw naman tong tanga-tanga. Oto-oto. Kunting bula lang. Pero pag ano, pre, pag mga emergency, like mga hospitalization or talagang naghirap. Yun sa akin. Naghirap naman tayo. Di, pwedeng, pautangin. Nagbibigay talaga ako. Pero pag once Karapat-dapat na. Wag lang yung sa luho lang din nila ibili, no? Wag mo. Bawa, gusto nilang bumili ng luho. Manghiram sa'yo, hindi pwede yan. Dahil tayo nga, hindi nga tayo nagluluho dito sa Korea. Ako nga, halos sa'yo. Dito halos lang sa'yo. Halos na lang ako, di bumibili ng... Kain lang, kain. Tapos inom lang, sigarilyo, ganun lang. Yung sa akin nga lang, sigarilyo lang yung binubuhay ko dito. Hindi nga kami ng bababae, naglalaki na lang. Dahil magastos yung babae. Sa trabaho naman, madali lang mag-adjust, mag-operate ng machine.
madali lang naman kasi yung sa amin dito. Oh. Yung sa ano una, yung sa una talaga, mahirap mo? Ay, hindi naman. Parang, hindi naman gano'ng mahirap. Dapat lang talaga common sense o di kaya, ano, pag sa una kasi, di nyo pa gaano kabisado yung mga sinasabi ng, ano eh, yung mga tinuturo sa school. Ay, nako, napakalayo sa katotohanan noon. Pag, ano, yung mga salita sa sa libro, school, sa libro, sa libro, na may mga imnida, or mga, ano, yung maririnig nyo dito, shibal. Kasi, ano, yung mga chinggo, yung pinag-aralan kasi natin sa Pinas, ano yun, yung mga basic, formal? Basic formal. Pero, ano yun? Pero magagamit hindi, din naman yun. Hindi pala yun sa, ano, parang sa kinder lang yun, or elementary. Oh. Dahil, pero, ito. Maintindihan mo naman. Ang sa akala kasi ng iba, pag nag-aral sila ng Korean language sa Pilipinas, tapos pagpunta ka na dito. Tapos medyo marami na silang alam. So, inisip nila pagdating dito, marunong na sila. Marunong na sila. Hindi ganoon. Hindi nila alam na yung actual at yung ano, yung pag-aaral ay magkaiba. Kasi yung accent natin, yung diction, English yung diction natin. Ang diction na dito, Korean. Parang okay. Nagsalita sila, parang kinakain. Oo, kinakain. Yung, kumbaga, kung sa atin, ito yung gusto ko i-share. No? Mahirap ang Korean language, hindi siya katulad sa Japanese. Hindi. Yung akala kasi ng iba nung nag-aral, alam na nila basahin yung letra tapos ano sa mga kanji. Iba siya guys, sa colloquial, yung informal ba, yung magsalita araw-araw. Sa informal pero kasi, mas maganda pang pag-aralan yung colloquial. Ito mga informal. Oo, mga informal. Kasi yan yung talaga yung pinaka magagamit mo dito. Yan ang example. Pero huwag nyo lang gamitin sa mga mas na nakakataas sa inyo. Okay. Kasi pag ginamit nyo yan, mas shibal-shibal. Dapat mayo. Dapat mayo. Imnida. Ito yung example ko dyan. Yo, pwede kayo gumamit. Ang example ko dyan, yung ano, yung sa English. Ayan, ikwento ko. Sa English, pag kinder tayo, nag-aral tayo ng ABCD, di ba? English yan. ABCD. Tapos pag elementary, may subject na tayo na math, science, English. Tatlo yan na English din. Tapos ako, hindi ako nakatapos ng college. Hindi ako nag-college kasi vocational lang sa akin. Ang example lang natin, elementary, grade 1 to grade 6, may subject ka na science, math, at English. Tapos pag high school, marami na yan. Pag first year to fourth year, mayroon din English, science, at math na English siya. Pero sa ilang taon niya nag-aral din ng English na mga galing pa elementary hanggang mga 10 years na, no? Tapos kung nag-college ka pa. Pero pag siya mga bolso. Pero pag nakausap mo yung isang Korea, yung isang Amerikano, di ba mahirapan kang makasagot? Kasi yung may makasagot ka pero paunti-unti, patal-utal. Mm. Yung lalo na yung mga German, mga British accent. Mahirap accent. Din kayo yung British talaga yung mahirap intindihin. So yun na lang ang pagbabasehan natin, guys. Ilang buwan lang tayo nag-aral ng Korean. Sobrang liit na porsyento. Tapos nag-aral tayo ng English galing sa kinder, elementary, 10 years. O kung may college pa, abot ng 15 years. So, pero pag kinausap ka ng Amerikano na islit-islit, yung conversation, mahaba, isang oras, di ba mauubusan ka, hindi ka magkasagot. Yun na yung pagbasihan mo. Mahirap nga ang English. Mahirap nga. Yun nga mga nurse, graduate ng nurse, mag-aral pa sila ng English, tapos mag-exam pa ng IELTS bago makapunta ng Canada, Australia, or Amerika. Mag-review pa. Kailangan may English proficiency. Hindi ganun kadali ang Korean. Ganun din sa Korean language. So, baka inisip nyo, nag-aral kayo. Basta ang importante, ang pinaka-importante lang talaga natin dito is dapat may pasa nyo. Tapos pag nandito na kayo, tsaka nyo na problemahin yan. Pag nandito na kayo. Huwag sila mag-study na yung mga andami. Hindi na siya sa exam bitaw, hindi na siya kasali sa exam. Andami nyo lang i-study, lahat na lang ng mga Korean words na hindi na kasali sa exam. Huwag na. Yun lang sa exam. Mag-focus lang sila doon sa exam. Oo, dapat. Kasi yung sa dapat kung gusto mo mag-aral ng mga pagsalita, dito ka talaga mag-aral. Dito ka na lang mag-aral ng... Kasi marami na mga libre dito isip, na... Isipin na lang natin, for example, kung gusto mo talaga mag-aral, katulad dito sa amin, dyan sa Sungsu, meron. Pag nag-aral ka,
eh, wala namang bayad yun. Pwede ka namang mag-aral. Kaya yun yung ano, yun yung Korean language. Hindi porkit nandito ka school, nakapag-aral ka, marunong ka na magsalita. Katulad din niya ng English. Matututo ka din. Matututo ka dito, punti-unti. Hindi. Ang sa totoo lang, sa kung tumagal ka tumagal, alam mo na talaga magsalita. Tapos ano. Pero kasi katulad din sa English yan. Katulad din yan sa English na nag-aral tayo ng napakahabang taon. Pero pag kinausap tayo ng talagang fluent sa English na Amerikano tapos mga British, like, hindi mo rin makasagot, hindi rin makaano. Ganun yan. Mahirap. Kung mahirap ang English, mas mahirap ang Korean. Kaya, halimbawa, ito na lang guys, so example. Kung marunong ka magbasa ng Korean, alam mo na. Pero ito, hindi mo to kayang ano. Hindi mo to kayang i-explain. Ito yun, nakasulat dito. Ang dami, di ba? Ayan o, basahin mo yan. So, mahirap yan. Hindi mo na maintindihan yan. Ganun lang yan. So, ano lang, yung sa colloquia lang, hindi na importante yung malaman nyo yung Korean. Dahil sa katulad namin na medyo may edad na parang hindi naman tayo magsasalita ng tapos na hindi na tayo magsisincere. Pero yung isang kontrata, okay na, no? Para sa akin. Basta okay may ipon, ha? Okay na. Okay na yun. Kasi yung, ano, yung limang taon na isang kontrata mo. Kung may sakto ka lang ng ipon, okay na. Matipid ka lang, magaling ka lang humawak ng pera. Yung limang taon mo, pwede mo nang buhayin yung pamilya mo. Yung ano kasi, ang wala dito sa Korea. Pero, di lang yun sa ano ha. Kasi baka isipin nyo, yung pangsahon nyo ng limang taon, di yun mauubos sa Pinas pag dinadala nyo sa pinadala, Pinas. Dapat, yan. Alamin nyo muna kung paano palaguin at paramihin din yun. Kasi pag dapat ginastos nyo lang ng ginastos yung pinad, sa Pinas, ay dapat nako. Dapat yung pinadalahan nyo, marunong din mag-negosyo para mag-double up yung napadala mong pera para ma-ano din, maging investment din. Hindi, mga kalahati lang siguro yung kalahati lang. Tapos ikaw may savings din dito. Kasi pag binadala mo lahat yan, for example, katulad na yung dinama, yung narinig ko na... So yan na nga, no, sa mga gustong mag-ano, sa mga ano, wag na yan, mga ganyan. Yung sa pag-aaral ng Korean language, wag na kayong mag-aaral ng mga, yung mga, kahit mga iba-ibang mga words, like sa mga, hindi na importante pre, yung mga, kung ano-ano na lang yung mga words na pinag-studyhan nila. Wag na yon, yung mga sa lumabas, limbawa, magkukin na example yung mga lumabas sa dating exam, dahil paulit-ulit lang naman yung sa exam, di ba? Nirarambol lang nila yan, yung mga question na nirarambol. Pero yung mga tanong, ulit-ulit lang yan. Doon kayo kukumuha ng mga basic words. Huwag kayo mag-aral ng mga, grabe na yung pinag-aral, ang dami na yung pinag-aral. Pero hindi naman lumalabas sa exam. Ang pinaka-importante lang kasi sa, ano eh, ang pinaka-importante lang kasi sa exam, dapat alam mo yung... Tanong mismo. Like, ano yung hinahanap? Ano yung hinahanap? What, when, oh, what, when. Aware. Yung mga ganon. Tapos, who. Tapos, yung mga conjunction words. Dapat example, alam nila yung hinahanap sa tanong. Huwag na kayong mag-aral ng ibang words na wala naman, hindi naman lumalabas sa exam. Tapos, yung pa ang pinag-aralan mabuti. Halimbawa, yung mga... Mas maganda rin. Maganda rin, pero halimbawa, sa yung mga ganito, mga tuyo, mga bitsin, mga asin, minsan lang yan lumalabas kasi... Mas palaging lumalabas yung mga tools. Lugar, at sino, yung tauhan, tas ano ang ginagawa, yun yung ang hinahanap eh. Yung ano yung ginawa mo, ano yung gagawin mo, o sino. Karamihan talaga pre sa... May mga example naman sa YouTube. Huwag yung mga iba-ibang pinag-aralan na hindi naman lumalabas kasi malalo ka lang maguguluhan. Tapos huwag yung isipin na mag-aral kayo ng gusto yun sa Pilipinas para pagdating dito marunong na kayo magsalita. Hindi yan, hindi kayo makapagsalita ng marunong dahil iba yung colloquial. Gaya din yan sa English na ang tagal natin pinag-aralan pero hindi naman natin na sa ulo talaga na pag nakausap natin na yung ng isang English na tao or lalo na Amerikano, hindi ka makapag ano yan, makapagsalita ng street. Pero nag-aaral tayo ng ilang taon sa English, tapos tatlong subject pa yan, English, pero mahirap. Ganun din sa Korean. So huwag niyo isipin yan. Ang sa inyo, makapasa sa exam, okay na yan. Pag dito na kayo mag-aaral. Dito nyo na problemahin yan. Huwag na kayo maproblema dyan sa mga ano-ano pa yan. Basta importante lang talaga, pinaka-importante, ang ilagay nyo sa pukuti nyo, dapat
makapunta ako diyan. Oh, ito yung pinaka ang ano pre, yung isang question nila. Magkano ang papuntang Korea? Magkano do ang magastos? Mahal ba daw? Ito yung gusto kong sabihin sa kanila. Ang pagpunta ng Korea, malaki, wala siyang placement pay. Pero sa pag-process mo, galing sa pag-aaral, di ba, pre? Halimbawa, kung nasa Mindanao ka, mag-aral ka, tapos, pag natapos mo yung mag-aral, mag-exam ka, like sa Mindanao ka ba nag-exam? Sa Manila. Ah, Manila. Ay, hindi, sa Cebu. Cebu. Katulad mo. Ah, sa Cebu ka naman nag-aral, di ba? Sa amin, Tagum, pumunta pa ako ng Davao para mag-exam. Nagbayad pa ako sa exam, tas expenses pa. At yung sa pag-aaral ko pa sa amin sa Tagum, may... yung sa expenses ko sa pag-aaral, tapos yung bayad ko sa school. Tapos, nung napas ako, skill test, Manila. So, all in all, expenses, nasa 100, may get. 100, hanggang sa makalipad ka. Mga, nasiguro sa mga... 120. Oh, galing sa pag-aaral mo ng Korean, hanggang na tuloy-tuloy na yan hanggang sa paglipad. Pero, kasi gusto pa nilang ikwenta, ano, hindi. Yung kabuuan, nasa mga 120 or 150 kung nasa malayong probinsya ka. Pero pag nasa Manila ka naman, ano lang, mura lang dahil magbabas ka lang papuntang POAA. Sa atin kasi, Mindanao, mag-plane ticket pa tayo, magbiyahe pa papuntang Davao, tapos pag Davao, plane ticket pa Manila, tapos balikan pa dahil skill test. So, yun yung 120, pero yung 120 pre, mga ilang buwan mo ba yan pag nakasahod na kayo sa Korea? Pag unang dating mo dito, di ka naman mag-i-expect na medyo malakihan. Oh, tapos ubusin mo pala. Malakihan yung ano. Siguro 3 months, pre, no, mabayaran mo yung 120. Kung talagang bayad, i-focus mo yung pagbabayad. 3 months. Malayo lang yung mga 3 months. Dahil pag sumahod ka ng Mga 2 months, mga ganyan. Kung mabayaran, i-focus mo. Kaya huwag niyong isipin na dahil wala akong pera, hindi na ako makapunta ng Korea. Maghanap ng paraan, pre, no? Mangutang. Yung mga excuses kasi, yan yung mga ginagawa ng iba. Hindi ka na maka-abroad talaga niya. Pag once na gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Yung mga excuses, ginagawa lang yun ng mga taong mga hindi porsigilo. Wala talagang plano na umasenso sa buhay. Ang pagka-Korea kasi, katulad din yan pag-start ng business. Di ba, pag nag-start ka ng business, sugal yan, pre. Tapos mangutang ka niyan para maka-start ka ng business. Tapos pag nalugi, wala kang magagawa. Kasi nalugi ka eh. Ganun lang pag-abroad. Baka kasi inisip ko siya ng iba, gagastos kami tapos hindi kami makaalis. Parang isipin nyo na lang na sumugal kayo. Alimbawa, yung mo sa mga... Biruin mo, pre. Nung nakapasa kami, ilang taon kami nag-antayan? Bago kami nakaalis. KLT 17 kami, guys. KLT 17 kami. Dalawang taon kami. Naabutan ngayon COVID. Magtay 3 years na 'yon. Halos papunta ng 3 years. Halos 3 years na 'yon. Kala mo hindi na matutuloy 'o. Biruin mo. Kung hindi namin itinuloy, di mas lalo kami nalugi. Lalong nalugi. Kasi yung pagka-Korea, wag niyo namang isagad na 'yun lang talaga yung option niyo. Halimbawa, pag hindi tayo nag-succeed sa Korea, di maghanap tayo ng ibang option din. Pero kasi yung ibig kong sabihin, pag bumagsak ka, halimbawa, hindi pa panahon ng exam, magtrabaho ka muna. Magfocus ka sa Yung pagka-Korea, gawin yung option din siya na meron kayong second option or third option. Halimbawa, may trabaho kayo na maganda, magtrabaho lang kayo na maganda, magtrabaho kayo dyan sa Pilipinas, kung maganda yung pasahod, tas kung darating yung opportunity ng pagka-Korea, pwede ka naman mag-leave, pre, di ba? Mag-leave muna ako dahil mag-exam, ganun. Palang ka. Kasi, hindi pwede, pag nag-aral ka ng Korea, hindi ka na maghanap ng pera. Dahil tuloy-tuloy na, hindi rin siya tuloy-tuloy. Sasabihin mo ng pagsisikap din na pagtatrabaho. Sasabihin mo na, pag huminto naman ako sa pagtatrabaho, may papakain mo sa pamilya. Ano lang, mag-live-live ka lang, no? Mag-absent lang. Sasabihin mo, ano naman ipapakain mo sa pamilya. Absent lang. Okay na yun, magpaalam ka lang ba, tas... Halimbawa, kung baga, hindi talaga pwede dahil mag-conflict sa schedule mo, mag-resign ka, pero maghanap ka ng paraan na makakita rin ng pera. Halimbawa, mag-freelance ka na lang kung anong trabaho mo, or gaya sa akin, nag,
Kumito talaga ako sa pagtatrabaho na sa company, nag-tricycle, tapos nag-single habal-habal, tapos minsan-minsan nag-sumasabay sa mga construction para makita din ako habang hinihintay yung Korea. Hindi pwedeng nag-aral ka tapos mag-antay ka lang na makapunta ng Korea, hindi pwede no, dahil hindi ka nakikita. Kasi, para sa akin naman. Kung halimbawa wala pang syempre, halimbawa para sa atin, 2 years tayo man nakapunta, hindi ka pa magtatrabaho ng 2 years na yun? Mag-antay mo na ba yung Korea? Nag-negosyo. Mag-ano ka, maghanap ka rin ng pagkakitaan habang nag-aral at nag-process sa papuntang Korea. Hindi pwede natitigil din ang mundo mo dahil nag-aral ka. Maghanap ka rin ng pagkakitaan kahit paunti-unti may kita ka. At saka, huwag mong problemahin yung mag-gastos kasi parang sunggal ka rin talaga ng negosyo. Ito ah, itong take note ninyo guys. Pag once na nakapasa kayo, ang importante lang, ipasa nyo yung exam. Unang exam. Kasi yung unang exam, pag naipasa yun yung written exam. Yung written exam. Pag naipasa nyo yan, written or computer-based, like CBT, PBT, ganun. CBT, PBT, guys. Pag naipasa nyo yan, marami nang magpapautang sa inyo yan. Kasi pag nagpunta kayo sa Manila, may mga lending, or halimbawa, kayo, ngayon, may mga kakilala kayo na nandito sa Korea. Nandito sa Korea. Marami nang mag-uutor sa inyo na. Si ano, may kontrata na may ba? Kontrata may na. Ano na ba? Ganyan. Tuloy-tuloy na yan. Wala nang problema yung... Pag hindi ka sumabit sa medical, tuloy-tuloy na yan. Wala ang problema sa inyo yung panggastos nyo dito sa ano kasi... Mutang. Oh, kasi kulang yung pang-process ninyo ng mga papers. Maraming mga kakilalang mga OFW na... Nandito na sa school. Patulong ka, magpatulong. Magpatulong ka. Or sa school. Ang school din, nagpapatulong din. Pupautang din yan. Pupautang din yan. Or magpapautang din yan. Like, kanila, by Ricky, yung gumasto sa kanya. Julogs yung school. O Julogs. Ah, Julogs. Yung sa Julogs, maganda din yung sa Julogs. Nagpapautang sa... Pag may kontrata ka na, pag may tentative date ka na. Sa amin din, nagpapautang din yung Mindanao skills, pautang mga siguro 10,020. Pag ano na din, kung yung kontrata mo, ano na. Stable yung, ang ano na lang yung pagpabiyahe na lang. Pero sa amin naman, sa school naman namin, maganda din naman yung sa school namin. Kaso nga lang, hindi rin sila napapautang. Pero yung sa base and process nila sa Cebuangogo na school, sa amin, maganda talaga kasi sila talaga yung umaano ng mga papers mo, lahat ng mga gagawin mo. Ina-assist ka talaga nila hanggang sa makaalis ka na talaga. Dapat na school ka talaga na anong okay naman yung self-study. Okay yung self-study, pero pag may school kasi may mag-assist sa'yo. Tapos may mga kasama ka pa. Pero depende din kasi sa school pa rin. Sa amin kasi, tumulong din. Mag-skill test kami hanggang sa ano na. Tumulong sila. Actually, sila pa yung naghanap ng bahay sa amin sa Manila na pwede namin materhan. Depende kasi yan sa ano sa school na mapapasok. At saka yung ano pre, yung... Ang panghuli gusto natin message na lang na inspired message para sa kanila. Yung anong gusto mong mabigay sila ng inspiring message tungkol dito sa Korea. Isipin niyo na lang, ganito ang may bibigay ko sa inyong mga advice. Isipin niyo na lang kung gaano kaganda ang buhay niyo pag once na nakamit niyo yung pangarap niyo. For example, nakapunta kayo dito. Di naman natin hawak yung panahon na pag nakapunta kayo dito, magiging maganda yung buhay niyo. Hindi. Pero isipin niyo na lang yung kikitain niyo. Yung kung paano, kung ano yung, for example, ano na lang natin yung Pinas at saka dito. Sa sahod. Yung sa sahuran lang. Tapos yung sa mga, kung halimbawa may pamilya ka, may anak. Yun na lang. Yung pangangailangan ng pamilya mo, maibigay. Makatulog ka pa sa mga kapatid mo, kamag-anak. Yun talaga. Tapos yung pangarap matupad pa na dahil sa malaki yung kinikita. Kasi dito kahit mahirap trabaho, adjust lang, maka-adjust ka naman eh. Dapat sanay naman tayo mga Pinoy sa mga mahirap na ano, trabaho. Dapat kasi ang isipin mo lang kasi isang buwan, yan lang. 80,000, 80,000. Pag natapos isang buwan, 80,000 na yan. Isang buwan lang. Tapos kung may OT ka pa, may bonus, abot ng 100,000. 100,000. Isang buwan yan. Isang taon sa Pinas. Yan lang isipin mo. Yan ang isipin mo. Isang buwan dito sa Sahurin, kung may bonus ka, may OT, sa Pinas, isang taon mo kikitain. Isang taon. Yo, alam mo. Yung isang taon mong trabaho dito,
ilang taon yun lang sa Pinas, mong pagtatrabaho. Pero 12 years, pero, ang laki ng naitipid mo. Pero ano? Ay, ang yan basic, lang, ang basic dito ano, 80,000. Tapos kung expect the worst. Basic yan na expect the worst. Huwag mo expect yung maganda kasi pag nagpunta sila dito tapos hindi maganda yung napuntahan nila. Baka sabihin na, oy, nagsimaling to. Ang basic, sasabihin ko basic. Katulad sa akin, basic ako. Yung sa'yo, basic na basic. Yung sa worst, ang isipin nyo yung worst, no? Basic, 80,000. Magbayad ka ng bahay, insurance, yung kalta sa government dito sa Korea, di ba? Kukmin, bohong. Kukmin, bohong, tax. So, abot ng 15,000, kasali na yung bayad, tas yung pagkain. So, sa 80,000 na yan, guys, na basic, lumililis lang ako ng 50,000. So, 50,000, guys, oh. Yun yung basic. Dahil yung company namin, hindi naman ganun kagandahan, hindi ganun kalaki. Hindi naman ko sinasabi na hindi ganun kagandahan. Siyempre, ano lang siguro siya, hindi siya yung ganun kalaki, hindi siya ganun ka-stable na company. Medyo ano siya. So, natatawa lang ako, siyempre. 50,000, pre. Sabi ko na nga sa'yo, lumipat ka na lang dito. Yung ano na lang, yung paraan, yung expectation niya hindi malaki. Ba? Kasi sa inyo, malaki yung sahod niyo dito. So, baka mag-expect kasi nila na yung mapuntahan nila ng company ko, katulad din sa inyo. Hindi pareho-pareho. Depende lang yan, sortihan lang yan. So, gaya sa akin. So, malinis yung sa kanya, na. Yung sa kanya talaga, mga bro. Mga chinggo. Yung sahuran niya talaga, hindi talaga gaano yung kagandahan yung sahuran. Tapos yung sa bahay, wala kaming libre. So, pagkain, wala din. Yung sa bahay niya, walang libre. Pagkain din, wala yung din. Sa pagkain niya, walang wala libre. Din. Tapos, yung OT nila, minsan din nadaya pa ng company. Yung sa kanila kasi, may bonus, libre pagkain, libre bahay. Kaya, andito sa amin, sasabihin ko sa inyo. May OT pa. Sasabihin ko sa inyo. Andito sa amin, yung bahay namin, 50,000 lang. May naglilinis na, kumpleto na kami lahat, meron kaming mga electronic device. Yeah, gas, internet, sa internet wala pala, gas at saka sa lahat, sa ano, tubig, ano, libre tubig, na tubig, lahat ng mga dito sa... Sa pagkain, libre pa. May canteen kasi, may canteen sila. May canteen kami. Agahan, tanghalian, hapunan. Libre kami. Wala kaming ano. Sa pinaka-basic na lang na sahod, no? So 80,000 yung basic, kakaltasan ng 15,000 sa bahay, insurance at saka ano-anong kaltas dito. Yung like sa atin, kung sa atin ano yan, is or PhilHealth, yung boom at saka yung cookmate. So may tax, yun, kaltas na yun. Tapos yun sa pagkain. Pagkain namin guys, mga halos 30,000 yung makakaltas kasi sa pagkain at saka yun na nga sa mga kaltas. So lilinis ako ng ayun. Thank you guys. Yun lang. Salamat sa kasi may pupuntahan pa kami. Share. So nasa mga 50,000 lang yung linis. So yung 50,000 na yun guys, kung sa Pilipinas sumasahod ka ng basic na minimum na 15,000. So sa amin sa isang buwan 50,000. So ano yun, limang buwan na kitaan mo diyan sa Pinas dito, ano lang, isang buwan lang yun yung pinaka basic. Pero katulad sa kanila na ano, yun na maganda yung company dito, kumikita sila ng 100,000 mahigit. So, ang 10 buwan na sahod mo, dito, isang buwan lang sa kanila. Yun yung napakagandang opportunity. So, bukod pa dun, yung mga sa pamilya mo, pwede mong maibigay yung gusto mong maibigay na, halimbawa, na pangangailangan or sa mga magandang buhay na gusto mong ma-achieve ng pamilya mo sa mga anak mo at sa makatulong ka na rin sa mga kamag-anak. And then, yun lang yung ano guys, wag nyong i-expect na ganun lahat ng company mapuntahan nyo kasi sa akin, di rin ganun ka, di ko naman sinasabing masama, pero yun talaga yung reality, basic lang sa amin, hindi siya yung malaking company na nagpapabonus as libre yung pagkain, libre bahay, tas may OT pa. So, yun lang sa ngayon guys, no? Update ko na lang kayo guys sa susunod na APS talk. Yung mga usapang factory worker dito sa Korea. Kasi ayan, shout out, boss! Oy, shout out! Shout out. Parang sadyang name, no? Sa tagal na niya dito, parang sadyang name na. Parang siya na yung mayari ng company nila. Ang ganda na yung company nila, guys. Oh. May sightseeing siya, may view sila sa labas. Tapos dito, bundok din.
Hey, shout out there. Dito na ang birthday. Ayan, 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 ayan. Shout out Sir J. Nuyad. May YouTube, ano siya? May YouTube channel. Ano yun? JR. JR Nuyad. Marami na yung subscribers yan. Mayaman na yan. Kayong nag-birthday kahapon. Kaya, pinuntahan. Pero hindi ko sinadya yung birthday, ha? Nagkataon lang talaga. Pero, alas, tagalin ko, nagbabirthday naman sila dito, eh. Dahil baka mayayaman sila dito. Malalaki yung sahod, tas yun. Tingnan mo yung mga gamit nila, may mga oven. Tatlong oven pa tala. Tatlong oven pala to, pre, no? Isang oven. May oven pa dito. Tapos, yun, malaking oven. Mayaman na yan. Aral ka, pre? Aral mo na. Yan. May balak kasi siya magsadyang ni May, kaya nag-aral siya. Yan. Ayan. Ay! Si boss, ano? Padyang name. Nakagising lang. Naka-main niya, kapre, or triple kill lang. Triple kill. Oh, na sa company, pre. Scalabrini, katong ipalit sa kwan, sa Scalabrini. So, yan guys. Thank you sa panonood nyo guys. Sana i-subscribe nyo at i-share pa nyo yung YouTube channel para sa mga gustong magpunta dito. May inspiring ipistok, no? Mga, ano ba yung tawag dun, pre? Mga, para ma-inspire sila, mga inspiring words. Words na para, magdagdag kalaman para sa mga gustong pumunta dito para, kasi yung kitaan talaga, malaki yung matunong sa pamilya. So, napaka-stricto nang na-interview natin kanina, guys, no? Si Sir Juan. Napaka-stricto. In-interview. So, shoutout natin to. So, ano din? Shoutout. Ano ba yun? Bean smoke. Shoutout natin ulit si Bean smoke, bagong subscriber yan. Ayan, good luck idol kung magpa-release. Come on idol, sana pupunta ka sa mod ng company. Yan, sige. Beansmoke Sanji. Beansmoke 94. Salamat sa panonood, sir. Thank you. Sana i-share nyo, i-share mo pa yung video at saka yung YouTube channel ko, sir. Beansmoke Sanji. Thank you so much. So, yun lang sa ngayon, guys. Thank you so much sa panonood.